30 araw ang suspensyong ipinataw ng National Telecommunications Commission sa operasyon ng SMNI. Nag-issue din ng show cause order ang NTC sa network. Bilang tugon ng mga ito sa House Resolution 189 na humihiling sa NTC na suspindihin ang operasyon ng kumpanya dahil sa mga umano'y paglabag sa kanilang prangkisa. Ayon sa pahayag ng NTC, kinikilala at ginagalang nila ang deklarasyon ng House Resolution na may 3 paglabag sa prangkisa ang SMNI dahil ang Kamara ang may otoridad sa paggawad, pagbago, pagpapalawig at pagbawi ng isang prangkisa. Sa House Resolution 189 na inaprobahan ng buong Kamara noong December 11, sinabing bigo ang SMNI na tuparin ang obligasyon nito sa publiko na magbigay ng tamang impormasyon dahil sa mga insidente ng red tagging, pagbabanta at pagsasabing may 1.8 billion peso travel budget, si Speaker Martin Romualdez sa kalaunay inamin ding mali. Ayon rin sa resolusyon, nalipat ang shares of stock ng kumpanya nang walang pahintulot ng Kongreso. At di rin ito nabenta sa publiko ang 30% ng shares of stock o sosyo sa kumpanya na parehong nasa prangkisa ng SMNI. Binigyan ng 15 araw ang SMNI mula pagtanggap ng kautusan ng NTC para magpaliwanag bakit hindi ito dapat managot sa mga umano'y paglabag nito sa batas. Pero ayon kay Senadora Amy Marcos, hindi nasunod ang due process sa suspensyon ng SMNI. Anya, dapat maging maingat ang NTC bago magsuspende ng media dahil may malaking epekto ito sa kalayaang magpahayag. Tanong pa ng Senadora bakit daw nagpalabas kaagad ng suspensyon ng NTC kasabay ng utos na magpaliwanag. Git naman ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, hindi ito issue ng press freedom dahil SMNI mismo ang banta sa press freedom. Ito'y dahil sa pagpapakalat nila ng maling impormasyon, pagtutulak ng karahasan at hate speech. Pinuri at pinasalamatan ni House Committee on Legislative Franchises Chair Gustavo Tambunting ang desisyon ng NTC. Anya, ipagpapatuloy nila ang laban kontra sa fake news at disinformation. Wala pang inilalabas na pahayag ang pamunuan ng SMNI ukol dito. Ayon naman sa National Union of Journalists in the Philippines, ang pagsuspinde sa SMNI ay walang pinagkaiba sa pagtatangka ng nakarang administrasyon na gamitin ang batas bilang armas para patahimikin ang media. Pero pinaninindigan nito ang dating pinahayag na pagkontra sa mga pagre-red tag, gaya ng pinayagan ng SMNI na gawin sa kanilang mga programa. RG Cruz, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.